Okay, alright. Bago po natin pisa ng ating topic for today, gusto ko lamang po i-subscribe ninyo ang ating YouTube channel na Peanuts Vlog. At paki-like, subscribe at share naman po dahil isang malaking tulong po yan para sa ating lahat. At maraming maraming salamat po. Okay, alright. Umpisa na po natin ang Kimpaw update at iba pang showbiz ganap guys dito sa ating update about sa Kimpaw at iba pang showbiz ganap. Okay, dito na naman tayo. Ayun po sa ating legit na sources guys is spotted ng Paolo Avellino at saka si Kim Chu na nag-holding hands pagkatapos ng shooting. Yung holding hands na yun guys is kakaiba daw. Si mismo Kim Chu daw yung very clingy. Ang baga ba is si Kim Chu daw yung masyadong touchy kay Paolo Avellino. At marami daw pong nakakakita dyan na masyado siyang touchy kay Paolo Avellino. Kung saan-saan lang daw dumadapo yung kamay ni Kim Chu kay Paolo Avellino. Pero alam naman natin po na yung ginagawa ni Kim Chu na yun ay sanay na po si Paolo sa kanya kasi palagi naman niyang ginagawa niyan ever since naman po. Pero sa ngayon guys is talagang kakaiba na daw yung touchy ni Kim Chu kay Paolo Avellino. Pansin din niya ng mga ibang cast, mga netizen na nakakakita sa kanila, tigit sa lahat, mga director din po. Marami dito ang nasasabi na kakaiba na daw yung level ng Kimpaw sa ngayon sa kanila. May nagsabi daw na director na sabi daw sa kanila, ayon sa ating legit na sources ay umiba na daw yung parang pakiramdam. Hindi naman sa yung pakiramdam nila na yung umiba ang Kimpaw, pero parang may naamoy daw sila na kakaiba sa kanila sa ngayon dahil may mga secret moment daw sila na hindi daw nila alam at nalalaman na lang daw nila sa mga kaibigan daw nila. At iyon daw yung parang question daw sa management nila dahil hindi daw nila ito ata sinasabi sa kanila. Pero ang akin lang naman po guys is ang opinion ko lang po guys dito is normal lang naman na magkaroon sila ng happy moment or yung mga secret moment dahil nga po labas naman na yung management dyan eh pagdating sa relasyon nila eh. Kumbaga ba is personal na kasi yan. Hindi na pwedeng kumbaga hindi na pwedeng pakialaman sana ng management o di kaya ipaubaya na lang yung ganun sa Kimpaw dahil yan naman po ay personal na nila. Sana naman maintindihan din ng mga management na may mga bagay-bagay din na kailangan nilang maging personal sa lahat ng bagay ba? Hindi lahat ay sinasabi sa kanila dahil pagdating lang naman sa work, pwede yan. Pero pagdating sa personal na bagay, ay medyo hindi na siguro yan pwede. Para sa akin na, sarili kong opinion to. Pero marami kasi dito guys ay nagtatanong kung bakit lumalantad na sila ngayon. Pero noon na hindi pa sila lantad na lantad. Pero ang sagot naman daw ng isang management niyan ay normal lang daw yan pag nasa showbiz sila. Kasi may mga manager din sila na nagsasabi kung kailan sila lalantad at kung kailan hindi sila lalantad. Kaya kailangan po natin irespeto pag yung time na hindi pa sila lumantad ay normal lang daw yan sa isang showbiz pag nasa showbiz ka guys. Kaya intindihin na lang po natin yung guys ha. Eto na naman tayo. Eto na naman tayo sa blind items natin guys. Blind items natin sa ngayon guys is may isang fans po na fans ng isang tambalan. Fans nila Joshua at saka si tong girlfriend ni Kwan, ni Gerald Anderson na si Julia. Joslia. Yung fans ng Joslia guys ay umalis na sa fans ng Joslia kundi pumunta na sa fans ng Kimpaw. Dahil ang sabi niya dito, sabi ng isang fans na ang laki daw ng diferensya. Ang laki daw ng, kumbaga is ang layo daw ng diferensya, ang diferensya ng Kimpaw sa Joslia noon.
fans pa rin daw siya ng Joshua at saka si Julia, pero hindi na yung Josh Lea ba, kundi kaya ay fans-fans na lang siya. Pero pagdating daw sa Kim Pao is napaka-solid daw niya dito, kaya lakas love po siya na nabahagi sa ating kung ano yung pinagkaiba daw nila. Dahil dito daw ay kitang-kita mo daw yung hindi compatible yung dalawa, pero sa Kim Pao daw is very compatible daw po sila. Kaya laking pasasalamat din namin kasi isa ka na sa solid Kim Pao at welcome to the group. We welcome ka po namin, madam, dahil alam mo kung nasaan ka na ngayon. At yan po ay sa malaking tulong din yan sa Kim Pao, dahil isa ka na sa ngayon na solid Kim Pao. Okay, punta na naman tayo sa mga ibang topic na kung saan po ay sinabihan si Paolo Avellino na maswerte siya kay Kim Chu. Which is tama naman, guys. Maswerte siya kay Kim Chu kasi lahat ng mga hiniling mo na or hihilingin pa lang ay na kay Kim Chu na lahat. Kumbaga is nasa kanya na ang lahat. Parang ganun ba yung kanta ni Daniel Padilla? Yun yung mga simbolo na swerte-swerte ni Paolo Avellino kasi lahat ng karelasyon ni Kimi is nagtatagal. At maalaga pa yan si Kimi kahit anong sakuna sa kanya yan. Nung sila pa ni Sian Lim at saka si Gerald ay talagang maalaga siya at wala ka talagang masabi sa kanya. Sipin mo to, ha? Nung nagkasakit si Paolo Avellino ay panay ng haplos ni Kimi sa likod ni Paolo Avellino kasi she's not okay nung nagpa-interview silang dalawa. At kita mo naman sa mga mata ni Kimi at sa kanilang status na yun talaga ay napakabuting tao ni Kim Chu sa kanyang mga karelasyon. Alam naman natin, guys, na napakabait ni Kim Chu at saka si Paolo Avellino, kaya nga po maraming humahanga sa kanila. At higit sa lahat po ay kumbaga is nabiyayaan po sila ng sobrang daming blessings sa ngayon 2024 at 2025. Kaya dito natin makikita po na yung sinasabi nila sa issue na si Kim Chu daw yung hindi compatible kay si Yan Lim, or hindi daw siya, kumbaga is hindi daw siya kumbaga is may kulang kay si Yan Lim, yun daw yung term na kung bakit sila naghiwalay. Pero hindi po, guys. Si Kim Chu po ay kadalasan ay sinasalba niya po si Yan Lim sa lahat ng bagay. Si Kim Chu po yung nagdepensa kay si Yan Lim sa mga interviews. Saka si Kim Chu din po yung nagbibigay kay si Yan Lim ng proteksyon. Lahat po yan binigay ni Kim Chu kay si Yan Lim para lang hindi mawala si Yan Lim. Pero anong ginawa ni si Yan Lim sa kanya? Chinit siya, ginosting siya. Yun yung katotohanan. Pinalabas niya sa SockMed na si Kim Chu po ay nawala na parang bula lang dahil sa kwento na may project siya na ayaw daw ni si Yan Lim na matuloy yung project dahil nga daw dun sa eksena. Pero which is hindi yun totoo. Walang katotohanan dun, guys. Ang katotohanan talaga dito, guys, is si Yan Lim talaga yung may dahilan kung bakit naghiwalay sila. At saka hindi man lang niya ito hinabol or kaya hindi man lang ito nag-explain kay Kim Chu, dahil ito parang iniwan niya lang si Kim Chu sa area at bilang nag-delete niya sa kanyang mga post sa kanilang dalawa. At yun po yung nagpatampo kay Kim Chu, dahil lahat ng mga pictures nila is dinelete ni si Yan Lim sa kanyang Instagram at sa kanyang mga account. Parang kumbaga ba is talagang nilive in the blank niya si Kim Chu. At siyempre isa kang babae, siyempre masasaktan ka. Ikaw ba naman yung 12 years na nakarelasyon mo tapos i-delete lang yung mga memories ninyo? Diba nakakakuan yun, nakakalula at nakakasakit yun. Kahit anong sabihin ni si Yan Lim na explanation sa kanyang sarili, wala, hindi talaga kayang tanggapin ng mga fans kasi nga po alam nila na hindi naman talaga umaangat yung karir ni si Yan Lim eh. Ngayon, yan daw yung laking pagkakaiba, guys.
ayon sa ating mga legit na sources. Kaya pag ikukumpara mo daw sila Paolo Avellino at saka si Yan Ling, ang layo, kitang-kita mo talaga dito. Si Paolo Avellino po ay ina-appreciate niya yung mga bagay-bagay na binibigay ni Kim Chukahit. Yat po ay simple lang, or di kaya ay yung talagang kan ni Kim Chu ba yung taos puso niyang binigay. Hindi yan, walang comment dyan si Paolo. Hindi kagaya ni si Yan Lim na kapag may mga bagay-bagay doon binibigay ni Kim Chu, pag ayaw daw niya is binibigay din daw niya sa mga ibang tao or sa mga kaibigan niya, guys. Hindi daw niya kinikip. Pero si Paolo daw po is expensive man niya o hindi, kinikip daw po niya. Kaya si Kim Chu po is alam niya kung ano na yung galawa nila Paolo Avellino as a si Yan Ling. So, okay, alright. Yan ba naman po topic natin for today? Yung mga blind items po natin sa ngayon, guys. Alam po natin na marami pong humahanga kay Paolo Avellino. Kaya nga po, may regalo daw yung isang actress kay Paolo Avellino, guys. Itong actress na to, guys, is niregaluhan daw niya si Paolo Avellino. Ewan ko kung panipsip to or kung anong klaseng intention to na regalo or kusang loob to na regalo. Kasi nga po, ang daming hindi pumapansin sa kanya sa show. Saka biglan lang daw na napaisip na binigyan si Paolo Avellino. Sa dami daw ng kanyang mga kasama sa show ay si Paolo Avellino lang daw yung binigyan niya ng regalo, which is hindi natin alam kung ano yung kanyang intention. Ayon naman sa ating legit na sources, guys, is ito daw yung babae na todo haplos din daw sa likod ni Paolo Avellino pag wala si Kim Chu. At nung nagkaroon daw ng shooting, ay bigla na lang din daw siya nandun at kahit hindi daw siya invited. Kumbaga is parang naging fans daw siya sa shooting. Ewan ko kung ano daw yung plano nitong babae na to kasi intrigera daw to eh. Halos daw lahat ito ay gusto niyang makuha. Kung ano daw yung gusto niya ay talagang makukuha niya daw. Pero tingin daw ng ating legit na sources, guys, is hindi daw ipapaubaya si Kim, hindi daw ipapaubaya ni Kim Chu si Paolo Avellino sa kanya kasi ipaglalaban daw ni Kim Chu si Paolo. At yun po yung narinig natin sa ating legit na sources. Kaya ito ay paghandaan natin kung ano talaga yung intention ng babaeng ito dahil pati ako ay naguguluhan sa kanya at hindi ko din alam kung ano yung kanyang intention. Dahil ang hirap naman, guys, kung sabihin natin ang kanyang intention, hindi din natin alam. Pero sana naman po ay huwag siyang manggulo sa Kim Pao dahil ang dami na namang Kim Pao na kwansa ngayon eh. Ang dami namang Kim Pao na umaarangkada sa ngayon, lalo at ang daming mga fans nila sa ngayon. At nabibilib tayo sa Kim Pao dahil sila ay may transparency. Sana naman sa actress na to ay huwag na siyang dumagdag ng magiging isang sign ng bashers ng Kim Pao dahil tuwing may mga dumadagdag or nalaling sa mga Kim Pao, guys, is nababas po ang Kim Pao. Hindi po yung mga nadadagdag kundi ang Kim Pao po yung nababas. Ang inisip po nila is parang laro-laro na lang yung kanilang ginagawa. Kaya pag-uusap daw ng management sa mga nalaling sa kanila is huwag na daw silang dumagdag dahil mahirap daw pag iyan daw ay lalong sumikat ay hindi na daw nila alam kung saan na daw pupulutin ang Kim Pao. At pakiusap din ng management sa kanila na hanggang doon na lang daw yung kanilang sistema dahil napakasolid daw ng mga fans sa Kim Pao at ayaw daw nila na mabuwag ang Kim Pao dahil lang sa mga ganyan na style ng mga actress at actor, guys. Ay, itong actress na to ay hindi pa daw kontento. Hindi pa daw siya kontento dahil nga po sinabihan na siya at hindi pa siya kontento. Pakiramdam daw niya is parang hindi daw siya pinapanigyan yung pakiramdam niya. Yun yung ayon sa ating legit na sources, guys. Kaya sa ngayon po ay marami talaga po ang nadismaya sa mga inggit na actor at actress
sa Kimpaw, Tambalan. Dahil po ay hindi nila kasi nakikita yung kabutihan ng mga Kimpaw. Ang nakikita lang po kasi nila yung kanilang success na kiniinggitan nila ba. Yung, alam mo ba yung bagay-bagay na pag malaki yung blessing na binibigay sa iyo, you are deserving also in that terms. Ayun po yung kinainggitan nila, hindi yung mabuting way ba. Kumbaga ba is yung magandang ginawa ng Kimpaw sa kanila. Kaya ito po, ang sabi ng mga ibang netizen ay kahit marami na iinggit sa kanila, ay hawak kamay pa rin po ang Kimpaw at they are very solid Kimpaw, guys. Okay, alright. Tadako naman po tayo sa mga ibang kwentuhan for today na kung saan po ay si Paulo Avellino at saka si Kim Chiu po ay naghawak kamay lang, ha. Hawak kamay. Yun yung kwan natin. Hawak kamay at may beso ng konti, guys. Yung beso po, guys, is tinawag ni Paulo Avellino na babe si Kimi sa end. Yun daw yung bagong spotted sa kanila, eh. Yung tinawag ni Paulo si Kimi na babe, pero konting slight lang ng babe, parang ganun lang, yung pasimple lang, pero hindi ito masyadong malakas kasi nga po nadulas daw si Paulo Avellino. Even though tawagin siguro siya ni Paulo Avellino na babe or lakasan naman niya yun, is alam naman natin na may kaugnayan na sila. They are really really in the terms na in relationship na sila. Kaya nga po dito, guys, maraming nami-misinterpret kapag tinatawag ni Paulo Avellino si Kimi na babe. Para ang sabi sa kanya, manggagamit yan si Paulo Avellino dahil ginagamit lang si Kimi sa kasikatan. Which is hindi naman po, walang ganun na terms. Yun po yung pinapaliwanag ng mga management sa atin, guys, na hindi po ginagamit ni Paulo Avellino si Kimi sa kasikatan, kundi hawak kamay at deserving din po si Paulo Avellino sa kanyang kasikatan as of now. Kaya yun po talaga yung palagi nating tatandaan, guys, na hindi manggagamit si Paulo Avellino. At hanggang dito na lang po ang ating content. At sana naman po ay nagustuhan ninyo dahil alam ko ay maraming nanggigigil sa content natin. At hindi lamang po nanggigigil, marami din po nag-aabang sa ating content. Pasensya na sa aking boses kasi ang boses ko po ay medyo mahina. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.